Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin yung peke na warrant of arrest na nilabas versus kay Madam Maharlika. Ano na ito? Sa labanan nila ni Tunying, parang kung sa boxing, third round na. I don't know kung ilang rounds. Ang labanan is Tuning Lisa versus Maharlika. Naka third round na. Bakit third round? Kasi ang una ko, mga siguro 4 months ago, sabi na si Tuning na magpapail siya ng libel case versus Maharlika. That was 4 months ago. So, sabi naman ni Maharlika, bring it on. Pailan niyo ako. That was 4 months. And then, second round, nalabanan nila nung nagpalabas ng statement si Tuning a month ago na naisampa na ang cyber libel case laban kay Maharlika sa isang trial court sa Pampanga. At ang warrant of arrest, meron na daw, sabi ni Katunying, isa-serve na ng police anytime. 1 month ago. So ito, mainit-init pa, mga ilang araw pa lang, pang 4 days pa lang ata ngayon, lumabas na nga yung warrant of arrest. Okay. Na ipinablis naman ng mga Ensimada vloggers. So ang number one question ko dyan is, saan yung second page sa warrant of arrest? Yun ang hinanap ko kagad. Sino yung nakapirma na judge? Okay, may nagpadala sa akin ng comment. Meron daw, kilala niya yung judge na nag-issue ng warrant of arrest. Oh, basahin ko at kayo na ang mag-analyze kung totoo ba na ito ang judge. Andal Abdullah ang nag-comment. Sabi niya, alam ko kung sino ang pangalan ng judge at kung sino ang pumirma sa warrant of arrest. So, iba ang pangalan ng judge, iba rin ang pumirma. 1. Ang judge ay si Lisa Ismans. Ang pumirma ay si Xi Jinping Tontuying. Joke. Hanggang ngayon, wala pa silang maipapakita na second page ng warrant of arrest at sino yung judge. Kanina, naisip ko lang. Parang kahit hindi ko nakita yung second page, may idea ko sino yung judge. Ang judge po is Judge Claro M. Recto. Okay? Kilala nyo pa si Judge Claro M. Recto? Yung hindi nakakilala, punta lang kayo sa Recto Street sa Manila. Nandun maraming judge. Kahit anything, diploma, whatever. Perma, kayang-kaya nilang gayahin. Yun po ang Recto document. So, Judge Claro M. Recto ang nag-issue kasi galing sa Recto. So, ulitin ko yung labanan na Maharlika versus Tuning Lisa. Naka-third round na sila eh. Ano pa? May aasahan ba tayong fourth round, deep round? Matagal-tagal na labanan pa ito sa tingin ko. At sa huli, at the end of the boxing match, sino ang may huling halakhak? Sino ang mananalo sa labanan nila? Oh, ano sa tingin nyo? Ang akin, kung sino ang nasa panig ng katotohanan, siya ang magwawagi. Kung sino sa kanila ang may tunay na malasakit, tunay na pagmamahal sa bayan, at nagsasakripisyo sa sarili para
ihayag ang katotohanan, yun ang mananalo. Oh, comment naman kayo. May isa pa akong naisip na tanong. Paano na lang kung walang maharlika na nagbubulgar sa mga maling gawain ng administrasyong ito? Ano kaya tayo ngayon? So, believe ako talaga sa tapang at malasakit nitong maharlikang ito. Delikado ang buhay niya, yung ginagawa niyang ganyan. Kasi head-on na ang labanan niya dito sa powers in Malacanang. Mabuti na lang at nasa US siya. Kasi mahirap kung dito ka sa Pilipinas, eh, wag mong gagawin dahil binabangga mo ang pader. Good for Madam Maharlika dahil US-based siya, hindi siya basta pwedeng galawin through legal means. Ito na nga, kaso-kaso, warrant of arrest. Tingin ko, ano talaga, untouchable itong si Madam Maharlika pagdating dito sa kaso-kaso. Ang delikado lang sa kanya yung physical niyang security. Kasi napag-alaman ko na marami ring alipuris ang smugs na nandun sa California. Kaya ipagdasal natin ang ating Madam Maharlika na yung protection niya. Kasi kailangan natin ang tulad sa kanya. Para tayo, ang dami niyang ano, nung una, medyo alanganin ako sa expose niya. Kailang habang tumatagal, nako, nakaka-bingo siya. Ibig sabihin, yung bingo, yung ang daming mga corroborating evidences, lalo na yung number one na bumili ba ako sa kanya, yung nangyari sa ombudsman, yung sinuspend ng ombudsman, yung matatas na officialis ng Department of Agriculture at saka Food Terminal Incorporated dahil sa anomalya sa pagbili ng sibuyas sa isang kooperatiba. Ibinulgar yan ni Maharlika December pa last year na may anomalya. Inimbestiga ng ombudsman. Totoo nga, may anomalya. Oh. Suspended yung mga taong involved dahil sa sibuyas. Niloko tayo sa sibuyas na yun. Binili natin dahil pera ng bayan eh. 530 pesos per kilo ang sibuyas. Ibinenta ng Kadiwa Store 170 pesos per kilo para lang maipalabas nila na PBBM is doing good. Na ang Kadiwa ay nakakatulong. Diba? Panluluko yun? Na later on, daming lumabas na aligasyon na kaya pala nagmahal ang sibuyas noong December dahil sa hoarding, smuggling at hoarding. At ang number one na nag-hoard, nag-smuggle, nagtago per allegation, malapit sa Pangulo, malapit sa First Lady. Inimbestiga ng Senado, pinatigil. Yung mga ganun. Believe din ako dito sa Philippine Star columnist si Tulfo. Ramon Tulfo ba yun? Binulgar din niya yun eh. Kaya natanggal siya sa Star. Wala na siya ngayon. I don't know kung nasaan na si Ramon Tulfo. So, yun. Ano pa yung mga expose ni Maharlika na bumili ba ko? Yung Okada issue. Yung casino resort hotel sa Manila.
ang laking investment. Kailang nakialam ang ibang alipores ng ating gobyerno, kaya nagkagulo. So, kinasuhan na, nagkakaso-kaso na, ang kaso nasa US na, at napapahiya ang ating bansa kasi ang ibang nakasuhan doon, opisyali sa ating bansa. Ayun, klaro, with documents, pinakita ni Maharlika yung court documents at sinuportahan ng isang patriotic na vlogger si Sas Rogando Sasuk. So, yun yung mga patunay na may laman ang mga expose ni Maharlika at paano na lang kung walang Maharlika. Anyway, salamat at meron tayong Maharlika. At ulitin ko, kanino ang huling halakhak sa labanan ni Smugs Tuning versus Maharlika? Alam na natin sino ang may huling halakhak.